Test mic, hello. Good day everyone, Sir Howard here. Welcome to another episode of our Libreng Sit-In, Theories of Personality. This time, pag-uusapan natin si, nagsisimula sa letter A. Second letter ng kanyang pangalan ay L. Albert Bandura. Name of theory, social cognitive theory. Let's talk about what Bandura has to say about personality. Short biography. Si Bandura ay pinanganak December 4, 1925, Alberta, Canada. He is a Canadian citizenship, no? Pero yung kanyang descent, siya ay merong halong Ukrainian/Polish. Yung mga parents niya are within that descent. He is considered one of the top psychologists of all time. Although arguable kung anong rank number, but many say he's rank number 3. So ganun kagaling si Albert Bandura. If there will be a Hall of Fame for psychologists, he will be among the top 5 psychologists of all time. Bandura became popular while teaching in Stanford University. Diyan talaga yung kanyang home na eskwelahan. Diyan na ginawa yung mga maraming niyang papers and experiments. And so talagang malaki ang respeto sa kanya ng Stanford University. Ano ba yung mga specializations ni Bandura in teaching sa Stanford? The following: aggression, modeling. Dito siya sumikat sa kanyang Bobo-Dahl experiments. We have self-efficacy, motivation, and stress reactions. I want you to notice something dito sa kanyang mga specializations. I group the words into two. Some words are red, some words are green. The word in red, mapapansin ninyo, these are external to the person, while the words in green are internal to the person. Ibig sabihin lang, Bandura believes both, let me repeat, both, pareho, sa external forces and internal forces in shaping personality. Hindi siya exclusively internal lang, hindi siya exclusively external lang. Pareho siyang naniniwala that internal and external forces can shape personality, di ba? Kaya nga tinawag yung theory niya na social cognitive theory. Social is outside forces, social forces. Cognitive refers to inside forces. Pareho niya pinag-aaralan yung behavioral and cognitive variables. Doon ang galing yung kanyang social cognitive theory. Yung pangalan pa lang ng theory is already explaining to us how he sees human personality, na ang ugali ng tao is both the results of outside and inside forces. Maalala na naman natin yung one of the foundations of cognitive psychology. Again, cognitive psychology is not saying behaviorism is wrong. Behaviorism is just inadequate, kulang. Kung gusto nating mas maintindihan ng ugali ng tao, we need to go beyond the external. We also need to integrate the external with the internal. And that's exactly what Bandura is saying in his theory. Maraming mga concepts na tinuro si Bandura, as in ang dami niyang mga journal articles, but ito yung tatlong concepts which I think talagang nagre-revolve yung kanyang specialization: reciprocal determinism, modeling, and self-efficacy. I could say ito yung tatlong concepts in psychology that he really popularized. Pinasikat niya yung tatlong theories na yan. And by understanding how these concepts work, mas marami tayong maiintindihan on how human personality functions. So iisa-isahin natin yan for today's lecture. Pag-usapan natin yung reciprocal determinism. Reciprocal determinism is a model on how personality works. Sabi ni Bandura, ganyan ang reciprocal determinism. Merong tatlong major variables: the personal factors, the environment factor, and the behavior factor. Para mas malinaw, ay paraphrased each factor into certain words. Yung personal factors, ito yung inyong mga thinking and feeling. So in the psychology of Bandura, hiniwalay niya yung behavior from personality. Because our foundation principle of personality is it consists of thinking, feeling, and behaviors, no? But Bandura separated behavior from thinking and feeling and called it personal factors. Yung environment factors naman, ibig sabihin niyan, ito yung lugar kung nasaan ka,
o kung sino yung mga tao sa paligid mo. May epekto din yan sa personality mo, as we will discuss later. While behavior, ito na yung mga bagay na ginagawa mo through your actions. Again, hiniwalay ni Bandura yung behavior from the personal factors. Okay, so those three factors that I mentioned, personal, environment, and behavior, yan yung tinatawag na reciprocal determinism model. But wait, it goes beyond that. Sinasabi rin ni Bandura na yung relationship among personal factors, environment, and behavior are bidirectional in nature. Tignan nyo yung arrowheads dito, di ba? Dalawa yung ulo ng arrow. Merong papunta doon, merong papunta dyan. So, personal factors affect environment. Environment affects personal factors. Personal factors affect behavior. Behavior may affect personal factors. Environment affect behaviors. Behavior may affect environment. Para mas maintindihan natin how that model works and how the model translates human personality, let me give you examples. Halimbawa, punta tayo sa relationship between personal factors and environment. Halimbawa, kapag ang isang tao ay introvert, which is a personal factor, meron niyang pwedeng epekto sa kanyang environment. Because that person is introvert, ayaw niya masyado maraming kausap, ayaw niya masyado nakakita ng maraming tao, gusto niya na sa isang space siya na feeling niya, siya lang yung naroon, most likely, yung environment na pipiliin niya for him or herself would be fit, tugma, doon sa kanyang personality. So most likely, itong taong ito bibili ng condo. Nakatira siya sa condo unit. Kasi yung condo unit na yon is a fit, tugma, yung ganong environment sa kanyang personality. O, diba? In that case, na ipakita natin how personal factors will affect the kind of environment that you will choose for yourself. Baliktarin naman natin, from environment to personal factors. Halimbawa, baliktarin natin, itong taong ito ay nakatira sa informal settler setup. You know what I mean, di ba? Oo. So, laging maraming tao doon. Yung mga tao doon, laging nag-uusap-usap, magkakakilala. Solid yung mga tao doon. So, lumaki siya na extrovert. So, yung environment kung saan siya galing, that kind of setup, he always talks to people. This person always see other people. Yun yung nakasanayan niyang environment. Kaya lalaki siya na hindi siya sanay sa walang tao. Lalaki siya na hindi siya sanay sa tahimik. May mga ganyang tao eh. Ayaw nila ng tahimik, ayaw nila mag-isa. Gusto nila lagi silang may nakikitang mga tao. Where did that come from? From the environment where they grew up from. So yung ganong environment na kinalakihan nila, naka-apekto yon sa kanilang personal factors, they become extrovert. Gusto nila laging nakakita ng tao, they feel happy and energized when they are with other people. Oh, yun ngayon yung environment to personal factors. Another example, from personal factors to behavior. Balik na naman tayo doon sa taong introvert. Diba? So, introvert itong taong ito. Therefore, anong epekto niya sa kanyang behavior? Marami siyang mga activities na ginagawa na pang introvert, such as reading at coffee shops. Karamihan ng mga introverts na kilala ko, ganyan eh. Gusto nilang mag-isa sa coffee shop, dadalhin lang nila yung tablet nila or their favorite book, and they're going to spend their time alone in the coffee shop reading the book or reading the tablet. Oh, bakit niya pinili yung ganong activity? Because that activity is fit. Again, in Tagalog, tugma doon sa kanyang pag-uugali na introvert siya. Your personal factors affect your behavior. But again, because the relationship is bidirectional, yung baliktad pwede rin, no? The behavior can also affect the personal factor. This time, halimbawa, ang trabaho niya, siya ay isang bankero. Nagtatrabaho siya sa isang bank. Mataas ang pwesto niya sa banko na yon. Kapag ikaw nagtatrabaho sa banko, syempre, yung behaviors mo, maapektuhan ng environment. So, pwede natin i-connect yung environment to behavior, di ba? So, dahil ang isang banker dapat laging maingat sa pera, dapat highly conscientious siya sa trabaho niya kasi pera ng iba yung hinahawakan niya, that kind of behavior that he or she does every day will affect yung kanyang personal factor. In what way? Magiging mataas yung kanyang conscientiousness. If you remember the Big Five model, isa yan sa mga Big Five, Ocean. Openness, conscientiousness. Because this person is a banker,
yung demand ng trabaho niya will require that person to have high conscientiousness, pwede niyang madala yan sa kanyang personal factors. So even tapos na yung trabaho niya, kapag nasa labas na siya ng bangko, madadala pa rin niya yung pagka-conscientious niya sa ibang aspeto ng kanyang buhay. So he can be a highly conscientious husband, he can be a highly conscientious athlete, he can be a highly conscientious businessman, so on and so forth. Saan nang galing yung pagkataas ng conscientiousness niya? Doon nga sa constantly na ginagawa niya na behavior sa kanyang trabaho. So that's the way your behavior may affect your personal factors. Punta naman tayo sa baba. How does the environment affect behavior? Halimbawa, lumaki ka sa isang church environment. Laki ka sa Bible study kasi ikaw ay isang pastor's kid. Buong araw mo nasa simbahan ka, Monday to Sunday. Oh, yung mga peers mo eh puro pang simbahan. You talk about the Bible, you talk about Christian ideas, definitely makakaapekto 'yan sa behavior mo. Dahil diyan, most likely, although hindi naman palagi, but most likely wala kang bisyo. Mahilig ka mag-Bible study at lahat ng ginagawa mo will be in accordance to what the Bible is saying. Karamihan ng pastor's kids, ganyan yung yung experience. Oo, they are expected that their behaviors must be in line with what the Bible is saying because that's what the society expects them to be. Diba? So, bakit nangyari yun? Bakit ganun yung behavior ng isang tao na pastor's kid? Kasi yun yung environment na kinalakihan niya. Vice versa, yung behavior naman pwede rin makaapekto sa environment. O, dahil ikaw ay isang taong walang bisyo, ayaw mo nag-i-smoke, ayaw mong nagsusugal, o nakasanayan mo na yung ganung lifestyle, most likely pipili ka ng mga kaibigan mo na ganun din. Mga kaibigan na wala ring bisyo, mga kaibigan na wala ring mga masasamang ginagawa. 'Di ba? Kasi nga yung behavior mo ganun eh. You would like to surround yourself with people with similar behavior. Well-founded 'yan in the psychology of relationships. We relate ourselves to people who are very much like us. So kapag meron tayo mga patterns of behavior, hinahanap natin yung mga patterns of behavior na yon sa ibang tao na ganun din yung patterns of behavior nila. Kaya kapag mahilig ka sa basketball, marami ka rin kakilalang mahilig sa basketball. Kapag mahilig ka magbasa, marami ka rin kakilalang mahilig magbasa. Because again, your behavior will determine what kind of environment you are going to create for yourself. Yun yung ibig sabihin ng reciprocal determinism. Those three variables right here, ulitin ko lang, palakihin ko, personal factors, environment, behavior shape your personality, and those three variables, they affect one another, bidirectional. Anong tawag dyan? Reciprocal determinism. Marami tayong pwedeng matutunan regarding reciprocal determinism. Paano ba magbasa ng personality? Well, ito na ang sagot. Paano tayo magbabasa ng personality ng tao? We really need to gather data from the three factors of reciprocal determinism: internal forces, habits, environment. So kung meron kang taong gusto mong makilala yung personality niya, gusto mo talagang ma-analyze ng maayos yung personality niya, as much as possible, kolekta ka ng data about that person's thinking and feeling patterns, tignan mo yung mga habits niya, yung mga madadalas niyang ginagawa, at syempre tignan mo rin yung environment kung nasaan siya naroon. Diba? So kapag marami ka ng data na nakuha from these three, from a person, then most likely, ma-analyze mo na ng maayos, comprehensively, yung kanyang personality. Again, I want you to notice something very important. The way we do this, kapag ginagawa mo yung reciprocal determinism, nangongolekta ka ng pareho, internal and external data from the person. Hindi lang tayo nangongolekta ng data from the environment of the person, we are also collecting data from the inside of the person. Kaya nga siya tinawag na social cognitive approach. We focus both on the inside and the outside of the person. Diba? One more thing, gusto ko rin ma-realize nyo, given this approach in understanding personality, it requires a lot of data to really get to know someone. Para mas masabi mo talaga na itong taong ito, kilala mo ang ugali.
Sa mata ng social cognitive theory, dapat marami kang pinangahawakan na data. Marami kang data about the person's internal forces, habits, and environment. That's the meaning when you say you know the person well. Marami kang alam about those three factors from reciprocal determinism. Kaya alam nyo, using this approach, no, one realization na dapat mong magets, it really takes time and a lot of experiences, a lot of memories for you to really get to know a person. Huwag tayo kaagad-agad na magja-judge na alam natin o nakilala natin yung isang tao. Huwag tayo agad-agad na magja-judge na magsasabi ng mga conclusions about another person kung wala pa naman tayong masyadong data from those three factors that reciprocal determinism is telling us. Kasi karamihan ng mga tao yan ang weakness eh. We feel that we know the person. Therefore, we conclude things about the person. We label them salbahe, mabait, masipag, matalino. Pero ano yung basis natin for saying those words? Eh, napakalimitado ng data lang yung alam natin to back up those words. Again, social cognitive theory is teaching us, for us to really say that we know the person well, we need to have comprehensive data from these three: internal forces, habits, and environment. Kaya naman, kung i-relate natin ito sa Bible, bakit ba ang Bible ang kulit-kulit in teaching us not to judge other people? Because most people are poor judges of other people. Agree ba kayo dyan? Yung mga agree dyan, mag-comment kayo sa baba, di ba? I mean, whenever we judge people kasi, we base our judgment on a very limited information that we know about the person. Going back, marami tayong hindi alam sa internal forces, habits, at environment ng tao na ginajudge natin. At kahit ang malungkot dyan, kahit alam natin na konti lang yung alam natin from this about the person, konti lang alam natin sa internal forces niya, sa habits niya, sa environment niya, eh confident tayo na to judge a person in a certain way. And that is not a good behavior to do. Yan nga yung tinuturo ng Bible eh. Do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with this measure you use, it will be measured to you. Anong ibig sabihin ng for in the same way you judge others, you will be judged? Kapag konti ang alam mong information about others at nag-judge ka, oh, di ba, you become unfair with the person, darating ang panahon, somebody will also judge you na wala masyadong alam sa'yo, and that will also be unfair for you. Di ba? Kung unfair ka sa ibang tao because of the way you judge them, then darating ang panahon, other people will also judge you with a very limited information about you. At masasaktan ka naman, di ba? Masakit yung ma-judge na hindi alam ng mga tao yung pinagdaraanan mo. Eh bakit ka ba ginudge ng mga tao na hindi naman nila alam yung pinagdaraanan mo? Eh kasi ganun ka rin dati. Oh, yun yung ibig sabihin ng Matthew chapter 7 verse 1. Kaya nga sinabi rin, di ba, second part, Matthew 7:1, with the measure you use, it will be measured to you. Ginudge mo yung kapitbahay mo na ang alam mo lang sa kanya yung kanyang environment. Ang dami mong hindi alam about his habits and internal forces. Aba, darating ang panahon, somebody will also judge you na ang basis lang niya yung environment mo. Yun yung ibig sabihin ng you will be judged with the measure you use. It will be measured to you. Okay, kaya alam nyo, hindi talaga tayo dapat mabilis ang nagja-judge ang isang tao kasi ang bottom line, marami pa tayong hindi alam sa tao. Marami tayong hindi alam sa tao. We don't entirely know the three factors that the person has. Ano yon? Yung kanyang, balikan natin, internal forces, habits, environment. Most of the time, ang dami nating hindi alam about those things and yet we judge. Kaya tayo pinagbabawalan na mag-judge. No? Kasi ang dami nating hindi alam. And the danger there is when we judge someone with a very limited information of a person's personal factors, environment, and behaviors, malamang sa malamang yung judgment mo with that person, mali. You will get them into trouble. You will hurt them. That's why again, the Bible is very strict on this. Let's not judge other people due to our very limited information that we have about that person. So, sino lang pwede ang mag-judge? Ang Diyos lang.
Kaya nga paulit-ulit din sinasabi sa Bible that one of the functions that God has is to judge people of the world. 1 Peter chapter 4 verse 5, "But they will give account to him who is ready to judge the living and the dead." I-translate mo yan in pop psychology or in pop culture, "Only God can judge me." Why do we allow God to judge us? Bakit? Because God knows everything. Yan ang sagot sa tanong. Bakit si God lang ang pwede mag-judge? Because He knows everything. Going back, lahat alam niya na personal factors mo. Alam niya lahat sa environment mo. Alam niya lahat ng behaviors mo. So whenever He judges someone, and He has a lot of data about you. In fact, hindi a lot. He knows all the data about you. He knows your personal factors. He knows your environment. He knows your behaviors. When He judges you, sigurado 100%, 1,000%, tama ang judgment niya sa'yo. Kaya ang Diyos, kapag sinabi niyang salbahe ka, o kapag sinabi niyang evil ka, o kaya kapag sinabi niyang mabait ka, or upright ka, or righteous ka, aba, ibig sabihin niyan, accurate yung sinasabi ng Diyos. Kasi yung kanyang conclusion is coming from complete data about your personal factors, environment, and behaviors. Diba? Because again, God knows everything. He can see everything. Wala tayong pwedeng itago sa kanya. So when He judges a person, we can be assured that His judgment is completely fair. Malayong malayo sa judgment ng tao, no? Ang judgment ng tao, malamang sa malamang, palpak. Bakit? That judgment came from a limited data of our knowledge of another person. Alright? Sabi nga sa Bible, di ba? Gaano karami ang alam ng Diyos tungkol sa iyo? Well, sabi ni David in one of his Psalms, "O Lord, You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar." Ganyan karami ang alam ng Diyos tungkol sa iyo. So when He judges you, we can be sure it's completely accurate. Now let's move on to the second concept that Bandura is discussing in his theory. Ito yung tinatawag na modeling. In fact, yung modeling na yan, sumikat yan when he conducted his Bobo Doll experiment. You remember the experiment, di ba? Merong group of kids, dalawang grupo yon, dinala niya sa laboratory. The first group watched a violent model. Yung violent model, ibig sabihin, naging violent siya doon sa Bobo Doll. It is just an inflatable doll. While the other group of kids, hindi sila nakapanood ng violent model against the Bobo Doll. So to make the long story short, anong nangyari? Those kids who were able to see a violent model towards the Bobo Doll, naging violent din sila sa Bobo Doll when they had an encounter with it. Kaya kung makikita nyo dito sa picture, no? Tugmang-tugma, kung anong ginawa ng model dito, kung anong ginawa ng model, kung anong napanood ng mga bata, that's exactly what they did with the Bobo Doll. Now, in the original experiment, Bandura thought na magkakaiba yung resulta between boys and girls. Ang hypothesis niya, ang magmodeling lang boys. Ang mga girls, unang paniniwala niya ay mga ano raw sila, mga mas tame, mga mas civilized daw sila, mas hindi raw aggressive yung mga girls, no? Pero he was wrong. The Bobo Doll experiment reveals to us that regardless of sex, male or female, ayan, no? Diba? Kahit ang mga females, basta nakapanood sila ng isang violent model, malamang sa malamang, gagayahin din nila yan later on kapag naka-encounter sila ng Bobo Doll. So it doesn't matter if you're a boy or a girl, as long as you observe a violent model, you become violent yourself. Oh. Ang tawag doon, modeling. Kapag ginagaya mo yung mga behaviors ng mga tao na nakikita mo outside. Diba? Kaya nga sa lengguwahe ng parenting, meron tayong kasabihan, ang isang bagay na mali, nagiging tama yan sa mata ng bata kapag nakita niya na ito ay ginagawa ng mga matatanda. Diba? So, going back to this model to this experiment by Bandura, kung babasahin mo what is going on inside the heads of these kids, bakit sila naging violent? Ano ang nagpapa-violent sa kanila towards the Bobo Doll? Kasi ito yung kanilang iniisip. Ito yung cognition nila. Ginagawa ng mas matanda, therefore, tama. Yun yung iniisip nila. Nakakita sila ng Bobo Doll. Anong gagawin ko sa Bobo Doll? Gugulpihin ko. Saan nang galing yung idea na yun? Bakit mo gugulpihin yung Bobo Doll? Kasi nakita nila, nakita ko kasi kanina na yung matanda ginugulpi ang Bobo Doll, therefore,
I consider that to be a correct behavior, I am going to imitate it. Ganun ang pag-explain, no, using Banduras model. Whatever you do, ang assumption natin dyan, ginagawa mo yan because someone modeled it for you. Bakit ang isang bata, eh merong ugali na umiihi sa tabi-tabi? Eh most likely, iniisip niya tama kasi yun. Eh bakit ba niya iniisip na tama yun? Eh lagi niya nakikita yun sa tatay niya. O bakit ang bata, teenager pa lang, naninigarilyo na, may bisyo na, malamang sa malamang, nakakita rin niya ng someone in the family na naninigarilyo. So iniisip niya dahil si daddy ay naninigarilyo, most likely ang paninigarilyo, tama. Again, the principle is kapag ginagawa ng mas matanda, nagiging tama sa mata ng bata. Because kids idolize adults. So when they see adults doing something, ang cognition ng kids, yung behavior na yon tama simply because the adult is doing it. Oh. Kaya alam nyo, given that idea, hindi talaga healthy na yung mga magulang nag-aaway sa harap ng mga bata. Lalong-lalo na when there is a tendency to use violence. Diba? Yung minumura mo yung asawa mo, ginugulpi mo yung asawa mo. Because when junior sees that, when princess sees that, ano ang magiging cognition nila? Ah, ganun pala mag-resolve ng problema. Kapag ang asawa mo ay binubungangaan ka, o kapag meron kayong hindi pagkakaintindihan ng asawa mo, ang solusyon dyan sigawan mo. Ang solusyon dyan, eh, gulpihin mo. O, bakit ganun ang cognition ng bata na i-apply niya in the future? Kasi yun yung nakita niya. Yun yung minodel ng mga magulang. Kaya nga in the book of Proverbs, maingat na maingat ang Bible, sinabi niya, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kung ano man yung nakita niya during childhood, kung ano man ang pinakita ng mga magulang during childhood, these are the different principles that the child will always apply for the rest of his or her life. Kaya dapat maingat talaga tayo kung anong pinapakita natin sa mga bata during their younger years. Dapat maging conscious tayo kung ano ba yung mga minomodel nating ugali sa kanila. Kids are constantly watching the behaviors of adults. So adults, you really need to be careful on how you behave in front of kids because you are modeling those behaviors into them. Other powerful models that affect cognition. Yung mga example ko kasi, ano lang, no? Very limited parents, no? Pero sabi ni Bandura, marami pang ibang mga models that can shape the cognition of people, parents, peers, media personalities, and society leaders. Special mention to numbers 3 and 4, society leaders and media personalities. Diba? Malaki ang, malaki ang impact ng dalawang yan in terms of modeling behaviors. When these people model certain behaviors, makakaasa ka malamang sa malamang, the people who are watching, who are observing these people, will imitate those behaviors being modeled. Oh. Kaya dapat yung mga leaders natin sa society maging maingat kung anong mga behaviors ang pinapakita nila sa Philippine society in general. Kaya kamusta naman yung mga behaviors ng ating mga past presidents? Yung mga administration nila, yung mga officers nila within their administrations, what kinds of behaviors are they modeling to the citizens, to the citizenry? Kasi social cognitive theory yan in the macro level eh. Kung paano mag-behave yung leader ng isang bansa, malaki ang epekto niyan sa personality ng mga tao sa bansa na yon. Because that leader right there is modeling different behaviors that people under him or her will follow. Other than the political leaders, kamusta naman yung ating mga influencers? Oh, naku po. Isa rin yan sa mga powerful models that can greatly shape the personality of people. Remember, itong mga taong ito, people look up to them. Sa lengguwahe natin, mga iniidolo ito eh. Idol sila ng maraming tao. And so, there is a tendency when they do behaviors, when they promote ideas, yung mga behaviors na ginagawa nila, yung mga ideas na pinopromote nila, malamang sa malamang, tatanggapin ng mga tao na idol sila. Ito na yung mga subscribers. Ito na yung mga followers.
So kung ano man yung mga set of principles, behaviors na pinapakita ng mga influencers na ito, ang laki ng epekto niyan sa behaviors ng kanilang mga followers. Kaya alam nyo, ewan ko lang kung napapansin ninyo, no? Tignan nyo, kapag may kakilala kang isang tao na fina-follow yung ganitong celebrity, talagang fan siya ng celebrity na yon, malamang sa malamang, makakakita ka ng mga similarities in their personalities. Diba? Tignan mo yung celebrity, yung ugali niya, tignan mo yung mga followers niya, malamang sa malamang ganun din. Mana sa celebrity, mana sa influencer, yung mga tao na nagfa-follow sa celebrity na yon. And what explains that? What explains the similarity in their personalities? Constant modeling. E paano? Araw-araw mong pinapanood yung video ng celebrity na yon. Araw-araw mong pinapakinggan anong sinasabi niya. Minsan, kahit mali na yung sinasabi niya, ina-absorb mo pa rin at sa pananaw mo, tama. Kasi sinabi ng idol mo. Kaya napakalaking part talaga o napakalaking role meron ang mga influencers ngayon in shaping the collective personality of Filipino people. Kaya meron akong term dito, no, na gusto kong matandaan ninyo, yung tinatawag na models analysis. If you want to understand the personality of a collective people in the macro level, let's say ang mga Pilipino, anong gawin natin? Bakit ba in general ang mga Pilipino ganito? Ang mga Pilipino ganyan? Bakit nila ginagawa ito? Bakit nila ginagawa yan? Sino ang mga model ng mga Pilipino? You start there. At mapapansin talaga ninyo that by studying the personalities of the Filipino models, you are also in a way studying the personality of Filipino people. Kaya ang key question talaga dito, anong ugali ba meron ang mga models ng mga Pilipino, from these political leaders to the Filipino influencers? What kinds of values are they portraying? Anong klaseng mga practices yung pinopromote? Anong mga activities ba yung ginagawa ng mga taong yan sa mga YouTube channel nila? Makabuluhan ba? Kasi lahat yan, lahat na pinapakita nila sa kanilang mga channels, lahat na pinapakita nila sa kanilang mga digital outputs, namo-model, mino-model yon o ini-imitate yon ng mga tao na nagfa-follow sa kanila. Kaya alam nyo, maraming mga events ngayon sa Pilipinas na pwede mong i-analyze using models analysis na sinasabi ko. Halimbawa, yung problema natin sa teenage pregnancy. Among Southeast Asia, Philippines, laging mataas ang ating incidence, no, ng ating teenage pregnancy. In fact, in these statistics, tinalo pa natin yung buong ASEAN. Yung ASEAN average ganito, pero sa Pilipinas, tinalo pa natin yung average. Pag samasamahin mo yung problema ng lahat ng ASEAN countries, mas marami pa rin yung problema natin. Now, I think one way to analyze this using Bandura's theory is to, again, ano na ba kasi ang thinking ng mga Pilipino about sex? What is sex? Kailan ba dapat ginagawa yung sex? Anong age ba dapat ginagawa yung sex? Oh. 'Di ba? Okay lang ba makipag-sex ang 15 years old? Okay lang ba makipag-sex ang 16 years old? Again, we have to ask, ano ang iniisip ng mga taong ito kung bakit ba sila nakikipag-sex at such a young age? Now, again ha, hindi ko sinasama dito yung mga na-rape. Definitely that's not their fault. Pero majority kasi ng numbers dito, hindi naman ito mga rape victims . Karamihan dito ay mga bata who are entering relationships at such a young age. So, you have to ask again, kapag ang isang 13 years old o 14 years old na Pilipino ay pumasok sa isang relationship, ano yung iniisip niya about that relationship? Necessary ba ang sex in that relationship? And if the answer is yes, saan nang galing yung idea na yan? Bakit ba ganun ang paniniwala nila sa sex? Again, you go back to models analysis. Ano ba yung mga ideas na nagkalat sa social media? Ano ba yung mga ideas na pinopromote? Ano ba yung mga ideas na minomodel ng mga influencers that may explain why our young people look at sex the way they look at it? Another example, yung HIV infection. Yan ay malaking problema rin ng mga Pilipino. Sobrang bilis ang pagtaas ng mga taong may HIV infections. Again, how do you analyze this using social cognitive theory? Key question, ano ang idea ng mga Pilipino about sex?
Kailan ba ginagawa yan? At what age? Kanino mo dapat ginagawa yan? Sino ba dapat ang nakikipag-sex with each other? Oh. You go back to that question. At kapag na-identify mo na yung general ideas ng mga Pilipino about sex, kung kanino mo dapat ginagawa yan, saan galing yan? Models analysis ka na naman. I-analyze mo yung mga ideas na pinopromote sa social media about this. O, sino ba yung mga influencers dyan? Ano ba yung mga pinopromote nilang ideas? Because again, these ideas that these influencers are promoting, it's being absorbed. It's being imitated by those people who are idolizing them, which explains why they look sex the way they look at it. Okay? Napaka-powerful na approach yan, ha? Yung sinasabi kong models analysis. O, isa pa to. Bakit ba kinailangan pa natin ang RA 11313, also known as Bawal Bastos Law? Bakit kinakailangan pa natin magsulat ng batas na parurusahan ang mga taong nambabastos ng mga tao in public? The key question again here, paano ba kasi mag-isip ang mga Pilipino when it comes to expressing their sexual desires? Nakakita ng maganda yung isang lalaki, sinipulan niya. Oh, again, social cognitive theory. Ano yung behavior? Sinipulan. Pero yung behavior na yun nanggaling sa pag-iisip. Ano yung thinking process niya bago siya sumipol doon sa magandang babae? At kapag na-identify mo na kung ano man yung thinking process na meron siya, next question, saan galing yun? Social cognitive theory, ang sagot dyan, meron na namang mga influencers dyan na minomodel kasi yung ganong idea. Yun. Ganun mag-analyze ng personality using social cognitive theory. Identify kung ano yung belief, kung ano yung thinking process na nagpalabas sa behavior, and then tatanungin mo saan nanggaling yung thinking process na yun. Malamang sa malamang, that thinking process was modeled by someone influential. Kasi sabi nga ni Bandura, ganun naman talaga ang nature ng mga tao. We model, we imitate the ways of other people, especially those people that we idolize or we respect. Isa pa to. Oh, bakit ba maraming tao ngayon? Ito hindi lang ito ano, ah, hindi lang ito sa Pilipinas, but I think this is worldwide. Maraming tao ngayon obsessed na sa idea ng self-love. In fact, even Time Magazine observed this, that they wrote an article on this. Ang tawag nila sa mga generation ngayon, the me generation, because we are having or we are seeing a generation today na talaga ang taas ng kanilang value for self-love. It's all about the self. Oh, di ba? Importante ka bang tao? Well, most people will say, yes. In today's culture, ha? In today's society, oh, maraming tao talaga mataas ang kanilang level of importance sa kanilang mga sarili. Tanong, saan na naman nang galing yung idea na yan? Yun yung cognition, di ba? Oh, bakit mo iniisip na importanteng tao ka? Saan mo nakuha yung idea na kapag naapi ka, talagang deserving mo ng justice ngayon din? Oh, saan mo ba nakuha yan? Again, we go back to social cognitive theory. Sinong mga influencers, sinong mga political leaders ang nagsasabi that self-love, extreme self-love is such a good thing? Don't get me wrong, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang self-love, but I think too much self-love is also bad. It's also not good. Marami tayong mga problema ngayon in the societal level. Sa tingin ko, being a sociology teacher also, ang pinaka-root cause ay too much self-love din. Ayoko na lang masyadong mag-delve into that, no? So you have to ask, saan ba nanggaling yung ganyang attitude that you need to value yourself that much? Oh, minomodel yan. Minomodel yan within the society. Kaya nga yung Bible, merong prediction dyan. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, sabi ng Biblia, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Grabe, no? Ngayon, maraming mga nagdidebate dito kung nangyayari na ba yan ngayon or mangyayari pa lang. Kasi sabi sa passage, di ba, there will be terrible times in the last days. So the question is, are we already in the last days? Oh, debate pa yan. Pero ako personally, sasabihin ko sa inyo, no, I think this is already happening.
Oh, you may disagree with me, okay lang naman. Pero ako, based on my observation, itong mga nakikita nating mga words dito, no? Yung mga descriptions dito, eh marami mga tao ngayon, ganyan na. Not only in the Philippines, but worldwide. Oh, tingin ko nga related yan, eh, yung loving of the self sa ating, sa kultura ng mundo ngayon, of this, the selfie culture. So tingin ko, connected yan dalawang yan. Diba? Where people place too much self-importance on themselves. Again, self-importance is okay in a healthy level. Pero based on nakikita ko, eh, marami mga tao ngayon, sobrang taas na ng self-importance. Kaya nagtatranslate sa mga ganitong mga behaviors. Oh, again, bakit nangyayari yan? Social cognitive theory will tell you because this is being modeled in the society that we are talking about. So, itrace mo kung sino ba yung mga influencers na yan na nagmo-model ng ganyang attitude. Oh, ganun mag-analyze ang personality using social cognitive model. And the third concept that we're going to discuss, yung tinatawag na self-efficacy. Nako, sumikat din si Bandura dyan. Oh, siya yung nagpa-popularize talaga ng salitang self-efficacy, which is very much related to self-confidence. Overall certainty of successfully dealing with any challenges in life. Kapag naniniwala ka na yung problema mo, eh kayang-kaya mong isolve. Hindi ka madudurog ng problema mo, rather ikaw ang dudurog sa problema mo, then that means mataas ang iyong self-efficacy. Naniniwala ka na kaya mo. Diba? Kaya nga ito yung tinatawag nating self-confidence. Self-efficacy is just a more technical term for self-confidence. So your overall certainty that you can deal with difficult things in your life, kapag ganun ka, kayang-kaya mong harapin yung mga pagsubok mo, confident ka na kaya mo, mataas ang self-efficacy mo. Parang si Mayweather, although si Mayweather sa tingin ko eh masyadong mataas ang self-efficacy, no? Nasa extreme, sobrang taas. So he says things like this: I don't fold under pressure. Great athletes perform better under pressure. So put pressure on me. Oo, grabe. Kaya yung mga Pilipino at marami ring tao sa buong mundo nayayabangan sa kanya eh. Kasi although self-efficacious siya, masyadong mataas, no, to the 10th level na hindi rin naman maganda. Just like self-esteem, self-efficacy is also important for our personality in moderate levels. Oh, pero ito, sobrang taas na nito eh. Pero kaya ko lang naman ginamit si Mayweather dito eh para ipakita sa inyo kung ano yung self-efficacy in its highest form. Oh, kaya ginamit ko si Mayweather. Then, again, sabi ko nga, sabi ni Bandura on self-efficacy, eh ito ay maganda para sa ating personality. So, if you go to Albert Bandura at ikaw ay merong depression, one way that he is going to interpret your depression, kulang ka sa self-efficacy. Kapag mataas ang self-efficacy ng tao in its healthy level, nasa healthy level ang self-efficacy, maganda yan for our personality. Let me quote Bandura what he said about this. In order to succeed, people need a sense of self-efficacy to struggle together with resilience to meet the inevitable obstacles and inequities of life. That's a big word he used, resilience. Paano ka magkakaroon ng resilience o tibay? Ang Tagalog ng resilience, tibay eh. Hindi ka basta-basta tumutupi sa problema. Kapag nagka-problema ka, you bounce back. That's resilience. Ano pala ang prerequisite nun para maging ganun ka, para maging resilient ka? Dapat okay ang self-efficacy mo. And this statement by Bandura is well-founded by many researches. Aba, nagkalat sa psychological literature confirming na itong sinasabi ni Bandura that self-efficacy is good for us, eh totoo nga. Like for example, pinapakita ng mga researches, self-efficacy means higher grades in school. Ang mga estudyanteng mataas ang self-efficacy, mataas ang grades sa school. Ang mga taong mataas ang self-efficacy, they do well with their jobs. Mas mabilis silang yumaman. Mas mabilis silang makarecover sa kanilang mga sakit. Mas mabilis silang makalose weight kapag sila'y nagda-diet, which makes sense. Kapag naniniwala kang kaya mo magpapayat, naniniwala ka talaga na posibleng magpapayat, eh pumapayat ka nga. Kasi namomotivate yung effort mo to go to the gym. Kasi naniniwala ka that going to the gym will help you lose weight. Self-efficacy also is directly related to self-esteem. Pag mataas ang efficacy mo, malamang sa malamang, tataas din ang iyong self-esteem. So in general, what this slide is telling us is self-efficacy is good for us. Kung gusto mong ma-improve yung iyong personality, sabi ni Bandura, isang paraan dyan, pataasin mo yung iyong self-efficacy.
totoo rin naman yung kabaliktaran. Kapag mababa ang self-efficacy mo, that's not good for your personality. Nagiging prone ka ngayon sa psychological disorders tulad ng depression or suicidal behaviors and some other disorders na hindi ko na lang nailagay dyan. So, bottom line, self-efficacy is good for us. Kapag healthy level ang self-efficacy mo, maganda ang personality mo. Kapag sobrang baba ng self-efficacy mo, hindi maganda yan sa iyong personality. Oh. Pero ito ang malungkot na balita sa low self-efficacy, no? Saan ba nanggagaling? Bakit ang isang tao mababa ang self-efficacy? Iko-connect natin ito sa modeling. Sabi ni Bandura, having low self-efficacy is also modeled. Kaya pala mababa yung self-efficacy mo. Kasi yung mga taong nasa paligid mo, eh mababa rin ang self-efficacy. Minomodel mo tuloy, ini-imitate mo yung kanilang kababaan ng self-efficacy. Kaya ang ending, oh, dahil ini-imitate mo yung ways nila, mababa rin yung self-efficacy mo. Diba? One good example of this would be songs. Kasi ang mga kanta na naririnig natin araw-araw sa mga radyo, sa YouTube, o sa Spotify, mga parte yan ng environment natin eh. O diba sabi natin kanina, reciprocal determinism, environment can affect personality. Guess what? Yung mga kanta na pinapakinggan mo, posibleng may epekto yan, o posibleng may link yan kung bakit mababa ang iyong self-efficacy. Bakit mababa self-efficacy mo? Eh kasi yung mga idol mong kanta, yung mga favorite songs mo, ang message, mababa ang self-efficacy. So nakaka-relate ka tuloy doon sa song. Nai-internalize mo yung mensahe ng kanta, bumababa rin yung self-efficacy mo. Halimbawa, favorite song mo, yung How Do I Live? O, di ba? How Do I Live? Yan yung message na kinakanta mo. How do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? I need you in my arms. Need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, baby, you would take away everything good in my life. Now tell me, how do I live without you? I want to know. How do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? Grabe. Kapag ganyan ang iyong pananaw sa buhay, na ang buhay mo ay nakadepende sa ibang tao, talagang bababa ang self-efficacy mo. Diba? Yung sabihin mo palang na how do I ever, ever survive eh? How do I breathe without you eh? Naku, hindi healthy yung ganyang message. Eh, lagi mong kinakanta. Ano nangyayari? Sabi ni Bandura, yung iyong cognition, it's taking the pattern of this kind of thinking. Diba? Nakaka-relate ka ngayon doon sa kanta, maya-maya, ganyan ka na rin mamuhay. Nilalagay mo na rin sa ibang tao yung iyong well-being. Nilalagay mo na sa kamay ng ibang tao yung iyong self-efficacy. Na kapag nawala yung taong yun, wala ka na rin. O, kaya mababa ang self-efficacy mo. Kanta ka kasi ng kanta ng How Do I Live. Idagdag mo pa yung Till My Heart Aches End. Naku po. Diba? Tignan mo naman yung mensahe ng kantang to. Sayang, ang ganda pa naman. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you'll come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart aches end. Ituloy-tuloy mong kantahin yan, maya-maya, depressed ka na. At kapag depressed ka na, kantahin mo pa yan, baka mamaya, suicidal ka na. Oh. Kasi nga, nakaka-relate ka dun sa kanta eh. Nai-internalize ng iyong pag-iisip. Your cognition is being affected by the song, which is a part of your environment. Oh. Nagiging motto mo sa buhay yan. Nagiging pattern na ng buhay mo yung ganyang song, no? Oh, kaya, nadidepress ka. Kaya bumababa ang iyong self-efficacy. Kaya alam nyo, given this, dapat talaga maging maingat tayo sa pagpili ng mga kanta na pinapakinggan natin. Remember this, no? Kapag tayo ay nakikinig ng mga kanta, parang pinapakain din natin yung ating pag-iisip. Sabi nga nila, di ba, songs, music is food for the soul. In a way, totoo yun eh. Pagkain yan ng kaluluwa mo, isa yan sa mga pagkain ng kaluluwa. Isa yan sa mga pagkain ng spirit. Principles, messages that you hear from songs. So if you are not careful about these ideas that you hear from songs, yung mga kantang pinapakinggan mo, hindi healthy yung message, nakakasira ng self-efficacy, nakaka-down ng sarili, at araw-araw mong pinapakinggan yon, kinakaraoke mo pa, pataas-taas ka pa ng kamay habang kinakanta mo, you are killing yourself. Your personality is being negatively affected.
At ito, hindi ko lang gawa-gawa yan. Ha? Hindi lang yan Howard's theory. Ha? Maraming pag-aaral na nagpapakita dyan na ang music talaga ay malaking parte ng ating psychological life. The kind of music that you listen to has a great effect on what kind of psyche you will have. Basahin niyo na lang yung abstract. Pero gusto ko ako babasa, no? Itong part na ito. Look at this. This article reviews research in fields outside mainstream psychology concerned with the social and psychological factors that influence how people experience and use music in their daily lives. The research in this area shows that music, naku po, ito. Makinig kayo dito. Ano raw ang music? Can have considerable effects on cognition, emotion, and behavior. Ganyan ka-powerful ang music. It can affect the way you see yourself, the way you see the world, the way you see other people, how you view sex. Oh. Kaya dapat maingat tayo. Anong klaseng mga kanta yung pinapakinggan natin? Ang malungkot, eh marami mga tao kinig lang ng kinig eh. Basta okay yung melody, basta nai-inspire sila sa message, papakinggan nila ngayon ang papakinggan. Oh. E pangit yung message, hindi maganda yung message. Nai-internalize ngayon nila yun. And when they do, maya-maya magtataka sila why they feel what they feel. Hindi nila alam saan nanggagaling. Oh. Kasi nakalusot na yung mensahe ng mga kanta na pinapakinggan nila within their psyche. So let's be careful. I-check natin yung ating mga playlist. Yung mga kanta ba na pinapakinggan nyo dyan, healthy ba yung message? Kung hindi, eh i-delete na natin. If you want to improve your personality. Okay? Now, I'm going to close here. If self-efficacy is so important for our psyche, eh paano ba natin to pataasin? For us to understand, or for us to learn how to increase our self-efficacy, we have to study saan ba nanggagaling yung self-efficacy. Again, we just go back to the literature on self-efficacy. Sabi ng research sa self-efficacy, apat pala ang sources niyan. And Bandura wrote a book on this. Minention ni Bandura yan sa libro niya, no? Kung saan nanggagaling yung ating self-efficacy. According to many researches na ginawa ni Bandura, apat. Una, nanggagaling yan sa iyong experience of success. Pangalawa, nakikita mo yan sa ibang tao. Pangatlo, nagkakaroon ka ng self-efficacy when people encourage you. And number four, nanggagaling din yan minsan sa katawan mo eh. Minsan merong mga behaviors yung katawan mo na kapag ganun yung behavior niya, nakakataas ang self-efficacy. Medyo complex i-explain yung number four, no? Oo, so kayo na lang bahala magbasa sa number four, but I would just like to focus on numbers 1 to 3. Given this, ito yung source ng self-efficacy. Dito nanggagaling ang self-efficacy. What practical steps can we do to ourselves or even to other people to help ourselves increase our self-efficacy? Okay, so bibigyan ko kayo ng mga techniques pampataas ng self-efficacy. Number one, alam nyo malaki ang maitutulong ng positive self-talk. Yung taas ng self-efficacy mo, nakadepende yan, paano mo kausapin ang sarili mo. If you talk to yourself in a positive way, it will increase self-efficacy. If you talk to yourself in a negative way, you destroy your self-efficacy. Kaya kapag laging ganito ang linyahan mo sa sarili mo, puro ka reklamo, life is work, work is life, everyday is a struggle, I hate me, may mga ganyang tao eh. Yung lahat na lumalabas sa bibig, masama. Yung tingin nila sa sarili nila, puro negative, eh no wonder. Babagsak talaga ang self-efficacy niyan. Pero, mayroong mga tao na reverse naman yung ginagawa. Positive naman ang pananaw sa sarili. I love me, I love life, I am somebody, life is beautiful, dreams are real, anything is possible. Kapag ganyan, ang pag-iisip mo about life, about yourself, eh tataas talaga ang iyong self-efficacy. So, it begins with self-talk. How do you talk to yourself? You have to be conscious about this. Minsan kasi, hindi na tayo conscious dyan eh. Hindi na tayo aware eh. Pero dapat, binabantayan natin kung anong mga mensahe yung sinasabi natin sa ating mga sarili that can potentially affect our self-efficacy. At dito ko na naman i-coconnect yung music. Kasi, kung kakausapin mo yung sarili mo in a positive way or in a negative way, malaki ang tulong ng music dyan. O, yung pinapakinggan mo music, puro negative ang message. Hindi ka raw okay, hindi ka raw kompleto. Ano mangyayari? Yung self-talk mo nagiging negative. Kasi yung music na pinapakinggan mo is pushing you to be negative.
And the reverse is true. Kapag positive naman yung mga music na pinakikinggan mo, it helps you talk positively to yourself. Kaya alam nyo, maganda rin ang nakikinig ng gospel music eh. Karamihan ng mga gospel music kasi yung message niya galing sa Bible. And many messages in the Bible are very positive messages about yourself. Diba? What will the Bible tell you about yourself? That you are loved by God. That you have a value. That you are an heir in the future. Diba? Meron kang kayamanan na mai-inherit sa Diyos in the future. Ang dami-dami mga healthy positive messages na ginagawang kanta. Biblical principle, ginagawang kanta. Kaya it makes sense na sana meron kang folder on gospel songs. Okay? Gawa ka ng folder, puro gospel song. Talagang it will improve the way you talk to yourself. It will improve the way you will look at yourself. Oh. Pero hindi ko naman sinasabing huwag na tayong makinig ng mga secular music. Okay lang din naman. Sabi ko nga, bantayan lang natin kung ano yung mga sinasabi ng mga songs sa pinakikinggan natin. Some examples of songs which I think maganda para sa iyong self-efficacy are the following. Yan. Pasensya na kayo sa mga title ng songs, no? Alam ko, mabubuking yung edad ko dito eh. O, mga lumang songs na yan eh. Pero it is worth it naman na ilagay nyo sa inyong mga iPad, sa inyong mga players. Kasi yung mga messages talaga ng kantang ito eh nakaka-enlighten, nakaka-strengthen ng sarili. Okay? So gawa kayo ng mga ganyang playlist, no? Songs with positive messages and gospel songs. Tapos yun yung lagi nyo pakinggan para namo-motivate kayo to talk positively to yourself. And again, this idea is biblical. Diba? Sabi nga ng Bible, Philippians 4:8. Ano ba yung mga bagay na dapat iniisip mo about yourself? Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy, what do? You think about such things. And that applies how you talk to yourself. Number two, another way on how to increase your efficacy is you experience success. Alam nyo, ang confidence natin tumataas kapag nakakaranas tayo na ng mga success, ng mga tagumpay. Basic principle to remember here, success, no matter how small, is a very big confidence builder. Kapag ang isang tao nakaranas ng success, ng tagumpay, ang laki ng tulong nun sa pagtaas ng kanyang self-efficacy. Halimbawa, sa sports psychology, i-relate natin yan. Bakit mahalaga ng isang team na kaka-experience sila ng winning streak? Ibig sabihin ng winning streak, yung tuloy-tuloy na panalo. Kasi kapag tuloy-tuloy silang nananalo, pataas ang pataas yung confidence nila. At yung confidence na yon, according to sports psych studies, no, yung taas ng confidence na yon, natatranslate sa kanilang behaviors, natatranslate sa kanilang movements. Mas tumataas silang tumalon, mas ganado silang gumalaw, ganado silang maglaro, naaalala nila yung mga play ng team nila. Bakit nila nagagawa yung mga yon? Kasi mataas yung confidence nila. Eh saan nang galing yung mataas na confidence nila? Doon nga sa winning streak. They keep on experiencing success. Kaya nga 'di ba sa mundo ng basketball, totoo 'yan eh. Ang isang team na sobrang taas ng confidence, mahirap talunin 'yan. Other than their athleticism, ano pa yung mahirap talunin sa kanila? Yung confidence, kasi believe sila sa sarili nila, alam nilang kaya nila. And that contributes to the performance they show on the court. Special mention sa San Beda, di ba? I mean, there are many seasons in NCAA. Ang San Beda, eh talagang perfect ang season. Ibig sabihin, may mga seasons talaga na hindi sila natatalo eh. Lahat ng NCAA teams, sinatalo nila. O bakit? Bakit ang hirap-hirap nilang talunin? Other than their good coach, other than their athleticism, ang taas ng self-confidence nila. So yan ang pwede nating matutunan dito. If you want to increase your self-efficacy, gawa ka ng mga bagay na makaka-experience ka ng success, no matter how small. Oh, hindi naman kinakailangan malaki yung tagumpay para tumaas yung self-efficacy mo. Yung kahit yung maliliit lang, may tulong na yan para tumaas ang confidence mo. Naghugas ka ng pinggan, oh, naging maayos yung paghuhugas mo ng pinggan, oh, nakakatulong na yan sa self-efficacy mo. Sira yung laptop mo. Tapos nag-YouTube ka kung paano ayusin ang sarang laptop at nagawa mo ng maayos, tataas na rin yung self-efficacy mo. You just have to let yourself experience success para tumaas ang iyong self-efficacy. Number two, another way to increase efficacy, i-rehearse mo yung mga past success mo. Alalahanin mo yung mga panahon na naging matagumpay ka. O, yun yung pinagkaiba ng technique number one sa technique number two. Ang technique number one kasi, ikaw ang gagawa, di ba?
Sorry, no, parang mali yata yung numbering ko. Tama ba? This is technique number 1. This is technique number 2. Okay, tama. This is technique number 3. My apologies. Technique number 3. Sa technique number 2 kasi, kanina, ang approach doon, ikaw ang directly mag-experience ng success. Sa technique number 3, palitan na nga natin para hindi kayo malito, no? Sa technique number 3, wait lang ha. Technique number 3. Yan. Aalalahanin mo yung mga panahon na naging successful ka. Diba? This is now memory work. One good example of this ng application nito, yung si King David of the Bible. Naalala niyo yung story ni King David and Goliath, di ba? Si Goliath naghahamon ng away. Yung mga Israelites during that time, ang bababa ng self-efficacy, walang gustong lumaban kay Goliath. Until David came, presenta niya yung sarili niya kay King Saul, na siya raw ang tatapat kay Goliath. Very confident. Question, saan galing ang confidence ni David? Alam niyo, magkakaroon tayo ng clue sa 1 Samuel 17:36-37. Anong sabi ni David nung presenta niya yung sarili niya? King Saul, ako lalaban kay Goliath. Tinanong siya ni King Saul, bakit? Ano ang karapatan mo para lumaban ka kay Goliath? Ano ang ipagmamalaki mo? Anong sabi ni David? Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them. Seeing me has defied the armies of the living God. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go and the Lord be with you. O, diba? Inalala ni David yung past success niya. There was a time in his life, nakapatay siya ng lion at ng bear. Oh, mahirap patayin yung mga hayop na yan, ha? Tapos mag-isa ka lang? Oh. Pero yun yung pinanggalingan ni David, eh. God delivered him from the lion and the bear by giving him strength to kill this. Yun yung pinangahawakan niya. It happened in the past. I was successful in the past. Therefore, God will also deliver me from this Philistine. Inalala ni David yung kanyang past success. At you know, sa pagtanda ni David, na-maintain niya yung ganyang psychological habit niya. Kaya nga si David, one of the kings talaga na mataas ang efficacy niya. Kasi habit niya yan. Lagi niyang inaalala yung mga ginawa sa kanya ng Diyos. Lagi niyang inaalala yung faithfulness of God in his life. And whenever he remembers those things or those memories, it increases his efficacy. Doon sa kanyang Psalm 77:11, sinabi niya yan, eh. I remember the works of the Lord, surely I will remember your wonders of old. Kaya pwede mo rin gawin yan, no? Kung bumababa yung confidence mo ngayon, bumababa yung iyong belief sa sarili, yung nagdududa ka sa kakayanan mo, you remember your past success. Kung nagdududa ka sa Diyos, humihina ang iyong faith. One way to do it is to remember those days where God was faithful to you. If God was faithful to you in the past, there is no reason for you to doubt why He will not be faithful to you in the present or be faithful to you in the future. After all, ang sabi ng Biblia, God does not change. Diba? Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi niya nature yun. So when God is faithful to you in the past, He'll be faithful to you right now, and He will also be faithful to you in the future. Now, this one is technique number 4. So, papalitan na ulit natin, no? Para hindi kayo malito. Again, my apologies, ha? Nagkamali-mali yung mga numbering ko dito. Technique number 4 to increase your efficacy is supportive environment. Dapat meron kang social support na pinanggagalingan ng iyong self-efficacy. Meron kang grupo ng mga tao na tuwing kausap mo sila, tuwing kasama mo sila, ang epekto sa iyo, tumataas yung efficacy mo. Even the Bible prescribes that. 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build each other up. Meron kang dapat grupo na ganyan. You encourage one another, you build each other up. Pwede na naman natin to i-relate sa social media, diba? Kasi you can consider people in social media as part of your group. Ang tanong, yung mga taong nakasubscribe ka, yung mga taong fina-follow mo sa social media, are they increasing your self-efficacy? That's a very good question. At alam nyo, marami ng mga pag-aaral ngayon nagpapakita na ang maraming mga tao ngayon, bagsak ang self-efficacy because of social media, ha? Oo.
May mga studies na nagpapakita ngayon, the more you use social media, the more prone you are to depression. Lalong-lalo na raw, special mention to Instagram. Hindi ko na lang na-post dito yung study na yon, but I've read a study saying that. Now, what am I saying? What are they saying? Social media is bad? No, hindi. Ang sinasabi ng mga pag-aaral na yon, depende sino ang sinusubscriban mo, depende kung sino ang fina-follow mo. That will determine kung yung psychological well-being mo magiging maganda o pangit. And one of the reasons bakit pangit ang psychological well-being mo in relation to social media, kasi yung mga napapanood mo sa social media, yung mga taong ina-idolize mo, pinapabagsak ang iyong self-efficacy. Hindi ka sinusuportahan. Binabagsak ka pa. Kaya kapag may mga ganun kang fina-follow, meron kang mga ganung friends sa social media, ang sinasabi ni Bandura dito, iwan mo na. Unfriend mo na, unfollow mo na. That's one way for you to increase your efficacy. Surround yourself with people who will build your confidence up, not pull you down. Technique number 5. Another way to increase your efficacy is through modeling. Alam nyo ba yon? Kaya napaka-powerful ang modeling. Ang self-efficacy, namo-model din yan. Ibig sabihin lang ni Bandura dito, kinakailangan palibutan mo yung sarili mo ng mga tao o maging aware ka sa buhay ng mga tao na may mataas na self-efficacy. Ang pinagkaiba ng technique number 5 sa technique number 4, yung technique number 4, grupo. Kasama ka sa grupo who are building each other up. Ang technique number 5 kasi hindi grupo. Naghahanap ka ng someone to look up to. And that someone that you look up to, bakit mo siya nilook up to? Because this person is very inspiring. Kasi yung taong ito mataas ang self-efficacy. So pag-aralan mo, bakit yung taong ito mataas ang efficacy? Ano yung mga technique na ginagawa niya para ma-maintain niya yung kanyang efficacy? Yun, dapat lagi mo siyang tinitignan at ginagaya mo yung mga ginagawa niya para ma-maintain niya yung kanyang efficacy. Kaya maganda rin mag-aral ng history because you will meet many people in history na mataas ang efficacy. Diba, yung mga words na sinasabi nila nakaka-inspire. Halimbawa, itong si Henry Ford, when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Theodore Roosevelt, courage is not having the strength to go on. It is going on when you don't have the strength. Si Einstein, anong sabi niya? Strive not to be a success, but rather to be of value. Si Pastor Nick, anong sabi niya? I know for certain that God does not make mistakes, but He does make miracles. I am one, you are two. Imagine niyo yun? Wala kang kamay, wala kang paa, ang tingin mo sa sarili mo, miracle ka. Diba? So makinig tayo sa mga ganitong tao. Ito dapat yung mga nakikita natin sa walls natin, sa Facebook, sa Instagram. Hindi yung mga tao na nang-iinggit. Hindi yung mga tao na kung ano-ano na lang yung sinasabi sa social media. Ano? We need to have models. We need to expose ourselves to people who have high self-efficacy. In closing, gusto ko lang kayong iwan ng isang quotation ni Albert Bandura. Sabi niya, humans are producers of their life circumstance, not just products of them. Naniniwala si Bandura that our personality is again the product of the environment. Totoo naman yun. Diba sabi niya dito, not just products of them. Ibig sabihin, tinatanggap din niya that in a way, we are the product of our circumstance. We are the product of our environment. Pero ang magandang balita, at ito yung sinasabi ni Albert Bandura, meron naman tayong control. We are not completely the slaves of external forces around us. Meron tayong kakayanan to influence our own personality. So if you want to have a better personality, anong gagawin mo? Ayusin mo yung environment mo in such a way na yung environment na yon merong magandang epekto sa iyong personality. 'Di ba? Magiging mataas yung efficacy mo, magaganda yung mga maayos yung mga models na ini-imitate mo, so on and so forth. And I think, you know, the Bible will also agree with this model by Bandura. Kasi tingnan nyo, bakit ba ang Bible maraming iniuutos? That's a very good question. Ang dami-daming utos sa Bible, gawin mo to, gawin mo yan. You know why? Because the Bible believes na yung behaviors na ginagawa natin sa sarili natin, malaki ang epekto sa personality natin. And so, the intention of the Bible is to give us a life wherein yung ating spiritual life is at its best.
And for you to achieve that kind of spirituality, that kind of spiritual life, yung maganda yung spiritual life mo, marami kang mga behaviors na dapat gawin. Marami kang mga changes na dapat gawin sa buhay mo, and the Bible teaches that. You see? Pareho yan, eh, Bandura and the Bible. Bandura believes may control ka sa iyong environment to influence your life outcomes. Ganun din naman yung Bible eh. Kaya nga sabi ng Bible, piliin mo yung kaibigan mo. Kaya nga sabi ng Bible, ayusin mo yung mga iniisip mo. Kaya nga sabi ng Bible, pag nadidepress ka, ibigay mo sa Diyos. O, di ba? Lahat yun, effort mo yun eh. And when you do those things being taught to you by the Bible, oh, now you are letting God's power within your psyche. Ang ending, mas nagiging maganda yung psyche mo. That's the similarity between the Bible and how Albert Bandura looks at personality. In a certain level, meron tayong control kung anong klaseng psyche yung meron tayo. Okay, so thank you for listening. That ends our lecture for today. If you know anyone who needs to listen to this lecture, again, you have my permission to share this video. Thank you everyone for listening. Until next time sa ating libreng sit-in, God bless.